So what's up mga kayupak? So yan, may bago na naman tayong re-reviewin. Shoutout kay Boss Dennis ng Denker Vape Distribution. And shoutout po sa mga kayo sa pag-asikasa ng pagbigay sa unit na to. So yun, simulan na natin. So ayan, sa box nakalagay Fush Nano Pod Kit. Yan yung unit natin. Warning. Then sa taas, A-Chrome. Sa baba, A-Chrome. Dito sa gilid is yung social media platforms nila. Then sa kabila, yan, may konting specs. Then sa likod is yung, yan, content. Designed by A-Chrome. Fush the Night Away. Then dito is yung check security code para malaman natin kung legit ba yung unit natin. Pero as of now, wala naman akong nababalitaan na fake na Fush Nano. Then dito is yung barcode. Then nakalagay rin dyan yung color ng unit natin. Then yan, warning. So yan, open na natin. So yan, pag open natin, makikita na natin kagad yung unit natin. Then dito sa likod nito is yan, may mga tips. Basahin nyo na lang para alam nyo kung ano yung gagawin nyo pagka nagkaroon kayo ng unit na to. Then, syempre may extra na cartridge. Ayan. Set aside muna natin yung unit. Sa ilalim, makikita natin is yung warranty card. Then, yung ating user manual. Pakibasa na lang to para kung meron man akong hindi masabi sa video na to is makikita nyo rito. Then, dito naman, makikita natin is yung charging cable. Yan, Type-C siya. Then, may kasama siyang lanyard. Yan, para sa unit. So, ayun guys, ito na yung unit natin. Quick specs lang tayo. Ang size niya is 102 by 19.3 by 19.3. Then, ang capacity ng pad niya is 1.8 ml. Ang resistance ng coil is 1 ohm mesh coil. Ang battery capacity ng mismong pad natin ay 550 mAh. Charging current, 1 ampere. Power, draw is 13 watts. And the pagka button is 15 watts. Pa-simple. And A-Chrome. Fush. Itong pad niya is magnetic. May auto draw and manual. Then yung charging port niya is ito, slide down lang natin. Ayan. Type-C, so medyo mabilis naman siya mag-charge. Then yan, slide up lang natin para ma-close. So yun, subukan na natin. Ayun, nalagyan na natin siya ng juice. Masusubukan na natin siya. So, paano siya buksan? 5 clicks dito sa power button niya sa baba. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, mag-iilaw siya. Ganyan, pwede na natin siyang ipakain auto-draw. Pag manual, pwede rin. Pilitin natin dito sa ilalim. Parang mic mode. So yun, okay naman siya. Sa flavor, sobrang nakukulangan lang ako. Matabang siya para sa akin. Then yun, may naging issue pa ako sa akin na putol siya. Kasi dito mo siya lalagyan ng juice. Ayan dyan. Nakalimutan ko nga palang sabihin guys, may kasama siyang spare na rubber. Para dyan sa fill port ng ating pad. So yun, di naman napunit yung fill port ng pad ko. Pero ito naman yung naging problema, naputol siya. Kasi naka-roscas yan dyan. So yun sa akin, naiwan doon sa loob. So yan, kaya yung pinapatong ko na lang muna siya. Pwede pa naman. So yun, ang pros and cons tayo. Pros ko, okay siya kasi Type-C yung charging port niya. Then, compact. Yan. Tingin ko ito is good for backup device. Para alam mo yun, pagka nasa labas ka, pwede to. Then, ang cons ko naman sa kanya is yun, yung fill port. Yun, sobrang liit yung nozzle ng bottle ng juice natin, hindi kasha dito. Mahirap. Then, yun, kagaya niya, nasira nga agad. Tapos, yung coil niya para sa akin is matabang. Pero, yun, all in all, all goods naman siya.